kilala. Ang inyong mga kaitulay tuwing Miyerkules ng hapon. Halina't matuto at tuklasin ang kaalaman at kasaysayan sa wika at panitikang Pilipino. Kilalanin natin ang inyong makakasama E2Lay Tutors sa Filipino Junior High School. Para sa Filipino by Tang Pito, Mentor, Tutor Jessica mula sa SDO Rizal, at Mentee, Tutor Micah ng SDO Dasmariñas. Para sa Filipino by Tang Walo, Mentor, Tutor Runel mula sa SDO Caloocan, at Mentee, Tutor Mel ng SDO Caloocan. Para sa Filipino by Tang Sha, Mentor, Tutor Ryan mula sa SDO Camarines Sur, at Mentee, Tutor Eric ng SDO Caloocan. Para sa Filipino by Tang Sampu, Mentor, Tutor Pam mula sa SDO Caloocan, at Mentee, Tutor Donna ng SDO Las Piñas. Abangan nyo kami sa inyong mga tahanan upang itulay ang pagkatuto sa asignaturang Filipino. Magkita-kita tayo tuwing araw ng Miyerkules ngayong taong pampanuruan 2021-2022. Malapit na malapit na! Ang ating muling pagsasama-sama. Mabuhay! Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Tutor Match. Welcome sa ating E2Lay, ang ating libreng online tutorial na hatid ng ating kagawaran ng edukasyon, ICTS EdTech. Ang programang ito ay inaasahang makatutulong at maging karagdagang kaalaman sa mga mag-aral mula kinder hanggang senior high school, ALS, ALIVE, at SPED learners. Bukod sa pagsagot ng mga modules, ang E2Lay ay may mga special programs din na siguradong aabangan ninyo araw-araw. Katuwang ang ating mga minamahal na mga magulang at guro ay maitutulay natin ang pagkatuto. Kaya, ihanda na ang inyong module, lapis, papel o kwaderno. Ihanda rin ang isip, mata at tenga sa isa na namang makabuluhang aralin. Tayo nang matuto kasama ang inyong volunteer online tutor sa oras na ito. Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Inihahandog ng kagawaran ng edukasyon sa pangunguna ng ICTS EdTech Unit ang E2Lay online tutorial. Isa na namang hapon ng balitaktakan at bahagi na ng kaalaman ang magaganap sa atin ngayong hapon, Grade 10. Simulan natin ito, syempre, sa ating mabahagi na palipad, mbati. Ibabahagi na rin natin ang ating link ng sesyon upang maabot natin ang iba pa na nais na makisali. Syempre, sa ating talakayan. Sabi nga, isang share lang, nakatulong ka na sa iba. Yan ang gagawin natin ngayon. Grade 10. Siyempre, ang makakasama nyo pa rin ay si Tutor Donna. Yan. Simulan na natin ang ating palipad-bati. Ano lamang ang ating gagawin? Siyempre, ilagay na dyan o i-type ng inyong pangalan, pangalan ng paaralan,
Division at syempre ang inyong mga guro na talaga namang sumusuporta para kayo ay matuto, di ba? Sige, ilagay na dyan at pagsisimula na ang ating palipad-bati. Paliliparin natin ang inyong mga pagbati. Gayon din syempre ang pakikibahagi at pakikipagtalakayan ninyo sa hapon na ito sa ating sesyon. Kaya ano pang hinihintay, grade 10, simulan na at tayo ay ang oras ng palipad-bati ay magsisimula na. Ayan, sige, marami na akong nakikitang mga bumabati kanina pa lamang. Talaga namang nangunguna. Sige, simulan na natin. Ayan, magandang hapon sa lahat. Magandang hapon. Nandito na si Kiana Templo Nuevo mula sa Antipolo National High School, Camarines Sur. Gayon din kay Jovelyn Felicia Quilat Frones. Shout out po sa inyo. Maribel Balondo ng Las Vegas East National High School. Ma'am Mitz, nandito rin. Magandang hapon po, ma'am, sa inyong pagsubaybay ngayong hapon. Janice Escobillo, Noemi Grace Ehusa Belarmino ng 10 Integrity, Las Piñas East National High School. Sydney Mendoza ng 10 Joyfulness. Then, Las Piñas East National High School, Joely Caitlin, si Rainiel Manabat Rivera, syempre present. O yan, si Chinabel Lauronio ng 10 Innovation, Joely Caitlin, Loida Blanco, o yan. Gayun din kay Jasmine Santos Sabater. Ako, ang dami. Ang bilis kasi, di mabasa ni Tutor Donna. Si Romuel MC Wilson ng Grade 12 ICT Class President. Wow, magandang hapon sa iyo. Yan, sige. Dahil natapos na yung palipad-bati ni Tutor Donna, mamaya pag may mga pagkakataon pa rin tayo, isisingit natin habang kayo sumasagot, ay babatiin natin ang inyong, babatiin natin kayo na naririto at nakikibahagi sa atin ngayong hapon. Meron lamang din akong nais na isigaw. Isigaw ang pangalan. Okay, isa siyang guro sapagkat nakita ko nung nakaraang linggo ay talaga namang hindi lamang ang kanyang mga mag-aaral ang sumusubaybay at talagang sinusuportahan niya ang itulay. Okay, nais ko pong isigaw ang pangalan ni Ma'am Cristina Ignacio ng Frances National High School, Bulacan. Ma'am, marami pong salamat sa inyong pakikibahagi. Okay, hindi lamang si Ma'am ang nakikibahagi, kundi ang kanyang mga mag-aaral. Nakikita ko talaga na pinupusuan ni Ma'am Ignacio ang mga nakikibahagi sa atin sa sesyon ng nakaraang linggo. Yan, marami pong salamat, Ma'am, sa inyong pagsubaybay. Sige. Siyempre, hindi na papatagalin ni Tutor Donna ang sesyong ito. Siyempre, sabik na ang bawat isa. Alam ko naman yun na nais lang nating makibahagi at magbalitaktakan. Tama ba, graded? Sige, gusto kong makakita ng puso ng mga graded na aktibo kong graded na gusto nang makibahagi ngayong hapon. Tingnan ko nga, papuso naman dyan. Tingnan natin ang papuso ngayong hapon. Yan. Dahil tayo ngayon ay papasok na sa ikalawang linggo ng ikalawang markahan. At ang ating nagiging talakayan, ang paksa ay tungkol sa dula mula sa England. Yan ang ating paksa ngayong hapon. Kaya ayan, marami nang pumupuso. Nakikita ko na ang mga tumitibok na puso. Dahil mamaya talagang patitibukin ng puso ng bawat isa sa atin sa ating paksang tatalakayin. Sige, yan. Ang ating paksa, sabi nga natin, dula ito mula sa England. Okay, ito ay yung ating module at mga gawain natin ay hinango o ginamit nating sanggunian ay mula sa Central Office. Yan ang ating sanggunian. Okay, handang-handa na. Aba, alam na ni Rainiel ang nakita ko na yung sagot ni Rainiel. Hello, Clyde Talavera. Yan, present si Clyde. Alexis Mendoza Santos, magandang hapon sa inyong lahat. Alam ko namang kabisado ko na halos sa mga pangalan ninyo na nakikibahagi sa atin sa tuwing Miyerkules na tayo ay may sesyon. Nakatutuwa naman talaga kayo. Okay. Ngayon, ito ang ating inaasahan sa pagtalakay natin ngayong hapon. Una ay naipaliliwanag ang kahulugan ng salita batay sa pinagmulan nito.
o tinatawag nating etimolohiya. Alamin natin yan mamaya. Gayun din ay naipaliliwanag ang katangian ng mga tao sa bansang pinagmulan ng kwentong bayan, mga dula, batay sa napanood, o kaya naman ay bahagi nito. Pwede rin nabasa, syempre. Yan. At katlo ay maihambing natin ang kultura ng bansang pinagmulan ng akda sa alinmang bansa sa daigdig. Yan ang inaasahan natin na dapat ay makuha ninyo sa pagsagot sa module. Yan. Sige, magandang hapon sa iyo, Jenilyn. Mula sa Dalida. Okay, Muson High School. Sige, parang habang si Tutor Donna. Sige, palike nga sa mga nananabik na ngayong hapon para sa ating talakayan. Sige, palike, pahuso at palike si Tutor Donna para makita ko ang kahandaan. Sige, JC Tuason, magandang hapon sa iyo mula sa 10 Innovation. Okay, mula sa Rhea Mariel Fernandez. Okay, mula sa Quirino National High School, Grade 10, Athena. Yan, magandang hapon po sa inyong lahat. Okay, yan, nakikita ko na yung papuso. Hindi lang pa thumbs up, kundi papuso. Ayan, si Kiana Templo Nuevo. Yan, siya pala yung nakikita kong maganda yung pusong ibinibigay kay Tutor Donna, di ba? At syempre, lahat naman kayo, natutuwa ako sa inyo. Ayan, sige, tina natin. Babalikan syempre natin ang ating balik, ang ating naging nakaraang talakayan. Kaya meron tayong balik-aral. Aalamin syempre ni Tutor Donna, naalala pa kaya ng grade 10 ang naging talakayan namin nung nakaraang linggo. Ayan. Sige, tina natin. Ito ang ating panuto. Lagyan ng check kung tama ang pahayag at X naman kung mali. Laging ganun ha, lagyan ng bilang, pagkatapos ng bilang, ilagay ang sagot para alam natin kung ano ang inyong sinasagutan, kung anong bilang. Yun ang lagi nating tuntunin. O na-share na ba yung ating session na ito para nang sagayin ay marami tayong maging kabahagi at kabalitaktakan. Sabi nga, mas marami, mas mataya. Diba? Yeah. Sige, tingnan natin kung naalala. Simulan natin. Meron ako ditong pakahon. Sa bawat kahon dyan, nakapaloob syempre ang mga tanong. Natsusuriin ninyo kung ito ba ay tama, lalagyan ng check. Kung ito ba ay mali, X. Simulan na natin. Yan. Tingnan natin ang unang bilang. Yan. Ang Ida ay libro na nagbigay anyo sa mitolohiyang Norse. Check o X? Tingnan ko nga ang sagot ng grade 10. Check o X? Yan, ang Ida ay libro na nagbigay anyo sa mitolohiyang Norse. Tingnan nga natin ang sagot ng grade 10. Habang naghihintay, ayan, si Rainiel may sagot na. Sige, hintayin pa natin ang iba, Rainiel. Check daw, sabi din ni Alexis. Pareho sila. Tingnan pa natin ang iba. Gusto na ni Tutor Donna ay maraming balitaktakan. Si Hart Contreras, aba, dalawang check. Ganyan din si Jillian. Tingnan nga natin kung tama nga ba. Umabol si Kiana. Tingnan natin kung tama. Ayan, check daw. Malaking check. Tama. Ito ang nagbigay ng anyo sa mitolohiyang Norse. Yung librong Ida. Tama. Sunod, tingnan natin. Ikalawa. Yan. Etimolohiya ang tawag sa pagsasama ng dalawang magkaibang salita upang makabuo ng bagong salita na may ibang kahulugan. Check o X? Tingnan nga natin. Check o X? Bilang dalawa na tayo. Check o X? Yan. Aba, lahat halos tama ang sagot sa bilang isa. Si Alexis, meron ang sagot. Sabi ni Alexis, X. O Rainiel, X din si Rainiel. Aba, si Clyde, X din. Aba, tingnan ko nga. Gayun din si Hart. Aba, pare-pareho ang sagot. Si Kiana. Yan, nanonood din sa atin ngayong hapon si Ma'am Nenita. Ma'am Nenet Anihas. Magandang hapon po, Ma'am Nenet. Yan, sige. X ang sagot ninyo sa ikalawang bilang. Tingnan nga natin kung tama kayo. Aba, tama. Mahusay, grade 10. Dahil hindi etimolohiya ang tawag. Ang tawag sa ginawa natin sa talasalitaan ng nakaraan ay kolokasyon. Magaling, grade 10. Sige, sunod. Tingnan natin ang
pangatlong bilang. Tingnan natin. Bala wala. Ulit, ha? Wala tayo. Okay, tingnan natin ang ikatlo. Aba, bumabalik. Okay, sige, tingnan natin sa ikatlo. Asensya na. Nagkaroon ng technical. Aba, nagkaroon ng suliranin. Sandali lamang, ha? Antayin natin. Yan. Sige, ito na yung pangatlo. Okay, ikatlong bilang. Matatagpuan sa hilagang Europa at tinatawag na Skandinava ang mga taga Iceland. Sige, tingnan nga natin. Ito ba ay Czech o Ekis? Sige, habang naghihintay ng sagot, magandang hapon, Cherry Lopez. Ilagay niyo ang pangalan ng paaralan, gayon din ang guro ninyo, at ang dibisyon na kinabibilangan. Magandang hapon, Jeline Angel, habang naghihintay si Tutor Donna, Ivory Agustin ng Francis National High School, na ang guro ay si Ma'am Christina Ignacio. Yan, sabi ikatlo, check daw ba? Tingnan nga natin ang nagsasabi ng check. Kung tama nga ba sila? Si Alexis, si Hart, si Kiana, si Clyde, si Rainier. Pare-pareho ang mga sagot eh. Gayun din si China Bell. Yan. Aba, check. Ang galing, mahusay. Bakit check? Sabi nga, sa hilagang Europa matatagpuan ang Iceland. Very good. Sige, tingnan natin ang susunod. Naku. Nagluloko ang ating presentasyon. Hintay-hintay lang tayo at nadaloy din ang ginhawa. Nagkaroon ng technical na suliranin. Ayan. Sige. Okay na. Na-check na. Ayan. Tingnan natin ito. Sa Norse, naninirahan ang mga Diyos at Diyosa sa mitolohiya ng mga taga Iceland. Tingnan nga natin, ito ba ay Czech o Ekis? Sige, habang nihintay ni Tutor Donna. Good luck po, aba. Salamat, Victor Santos. Buen suceso. Yan. Harley Levina Apaga, magandang hapon sa iyo. Aba, naghihintay ng sagot. Aba, magkaiba ang sagot ni Rainiel at saka ni Clyde. Tingnan nga natin, ito ba ay Czech o Ekis? Okay, habang naghihintay pa ng iba pang sagot, X daw, sabi. Marami nagsabi ng X. Okay, tingnan natin ha. Kung ito nga ba ay check o X? X, okay. Bakit X? Dahil hindi sa, okay, Norse naninirahan. Ang tawag sa, okay, ay ang tawag sa pinaninirahan ng mga Diyos at Diyosa sa mitolohiya ng Iceland ay sa Asgard. Yun yung kanilang lugar. Okay? Sige. Tingnan natin. Panlima na tayo. Ayan, aba. Buti na lang. Ayan, ito na yung panglima natin. Paglalakbay ng mga Diyos at pakikipaglaban ng mga higante ang pinapaksa o tema ng mitolohiyang Iceland. Check o Ekis? Ayan. Naku, pinagpapawisan si Kiana. Okay, Asgard daw pala. Okay lang yun, nakalimot eh. At least napaalala natin ngayong hapon, di ba? Sige, tingnan natin ang check o ekis. Oo nga eh. Sabi ni Clyde natawa. Yan, sige, aba naghihintay ng sagot. Erica Rose Dungo mula sa Francis National High School. Okay, sa yan. Ang guro nila si Ma'am Christina Ignacio. Talaga namang si Ma'am Christina. Talagang pinadadalo niya dito ang kanya mga mag-aaral. Yan, salamat po. Check, check, check ang sagot ni Hart, ni Alexis, ni Clyde, ni Maribel, ni Kiana, ni Christelle, at ni Rahima. Gayun din si Jewelly. Tingnan nga natin kung tama sila.
Yan, magaling. Mahusay talaga. Aba, tinan ninyo, 5 check ang ibinigay sa inyo. Magagaling talaga ang grade 10. Papuso naman. Papuso naman sa mga mahuhusay kong grade 10. Ayan, oh, sabi, tatakan nyo na raw ng puso ang mga natutunan ninyo noong nakaraang linggo. Sige nga, patingin nga ng mga puso ng grade 10 dahil nakalima kayo. Nakita ko halos lima lahat sa mga sagot ninyo. Tama. Kung meron mga ilang nagkamali, okay lang yun. Isa lang ang nakita ko halos. Wow, oh, si Rainiel may papuso na. 5/5. Ganon din si April. Check now, oh, di ba? Magandang hapon, Rachel Litero. Si Kiana Ford, medyo pinagpawisan, nakalimutan niya yung Asgard. Okay lang. Yan. Sige, si Heart Contreras, pa-heart-to-heart. Yan, ang dami na namang heart. Mahusay grade 10. Nakapagbalik tanaw tayo sa naging nakaraan nating talakayan. Siyempre, ngayon ay tutungo na tayo sa bago nating aralin. Okay, kung saan nga ba tayong bansa nagpunta nung nakaraang linggo sa ating talakayan? Tingnan ko nga. Saan bansa ba ito? Dahil ngayon, panibagong bansa na naman ang ating pupuntahan. Tingnan ko nga, saan nga ba tayo nagtungo nung nakaraang linggo? Garawin mo ha, iba't ibang bansa ang ating napupuntahan bawat linggo. Tingnan ko nga, saan bang bansa tayo nagtungo nung nakaraang linggo, grade 10? Sa ating talakayan ng panitika nung nakaraan. Okay, magandang hapon, Hexel. Okay. Sa bansang Iceland po, sabi ni Rainiel. Oo, kaya sama naman yun. Sa bahagi ng Europa, oo. Yan, Iceland. Ngayon, dahil nagpunta tayo sa Iceland nung nakaraang linggo, sasama naman uli kayo, panibago na naman ang pupuntahan nating bansa. Pupunta tayo sa okay, England. Gusto nyo bang sumama sa England? Siyempre, kaway-kaway, papuso naman sa mga nais sumama ngayong araw na ito sa pagtungo natin sa bansang England. Familiar ba kayo sa England? Tinan ko nga kung anong naalala ninyo pag binabanggit ang England. Sige nga, tinan ko. Sige, pakilagay sa komento yung mga naaalala ninyo. O po nga salitang maiugnay ninyo pag sinabing England. Ayan ah, ba gusto talagang sumama sa bansang England? Magaling yan. Sige, sama-sama tayo pupunta sa England ngayong hapon. Okay, tinan nga ni Tutor Donna kung ano mga salitang pwede niya natin iugnay kapag naririnig niyo yung salitang England. Okay, sasama daw si China Bello. English land, sabi ni Alexis. Oo naman. Sige, tama yan. Meron pa ba? Yes po, kasali po sila sa World War II. Tama? Sige. King and Queen, sabi ni Clyde, mga hari at reyna. Yan ba? Mahusay yan. Okay, RJ Valenciano, magandang hapon mula sa Tenzitrin. Sige, tingnan natin ang mga salitang pwede natin ikonekta o iugnay sa bansang England na ating pupuntahan ngayong hapon. Siyempre, England, katumbas nito sa Filipino ay Inglaterra. Kilala ito sa, okay, sa atin bilang Inglaterra. At ito ang kabisera ng England ay London. Alam niyo naman yan. Familiar kayo sa kantang London Bridge is falling down, di ba? Yan yon, diyan natin matatagpuan. Ang kabisera ng England ay London. Yan, sunod. Sinasabi, isang kahariang bahagi ng United Kingdom. Yan ang England. Okay, makikita daw sa Scotland sa hilaga nito. Wales naman sa kanluran. Okay, sinasabi din ang England na isa sa unang Europeyong bansang nakapagkamit ng pambansang pagkakaisa. Sila yun. At syempre, dito nagmula ang akdang babasahin at tatalakayin at inyong tatalakayin at susuriin ang akdang Romeo at Juliet na isinulat ni William Shakespeare. Kulang ng E. Sige, hindi na ilagay. Sige. Ngayon, yan yung medyo nagkaroon na tayo ng kaalaman kaugnay sa bansang England. Kaya pag sinabi natin England, meron na tayong mga impormasyon na maaaring iugnay at ibigay dito. Pag ito ang pinag-uusapan. Okay. Sige, pero bago tayo tumungo sa talakayan sa ating panitikan, okay,
Patalasin muna natin siyempre ang ating talasalitaan. Tingnan ko nga kung gaano kalawak ang talasalitaan muli ng aking grade 10. Handa na ba ang grade 10? Tingnan ko nga ang papuso. Papuso nga sa mga handa na sa mga pagbibigay at pagpapatalas ng kanilang talasalitaan. Sige, tingnan ko. Yan, magandang hapon sa iyo, Romel Galang ng 10 Diamond. Okay. Sige, tingnan nga natin. Ayan, may pumupuso na. Gusto na muling palawakin ang kanilang talasalitaan. Susubok muli ang grade 10. Si Richel Litrero, ang daming papuso. Diba? Okay na. Gayun din si Cherry Lopez. Pero inyel, nawala yung amin niya. Sige, tingnan natin ha. Okay, itong panuto natin, tukuyin ang pinagmulan ng mga salitang nakadiin. Okay, isagawa ang hinihingi ng bawat bilang. Yung hinihingi, ibibigay ninyo. Ito ang unang bilang. Hahagkan ko ang iyong mga labi. Tingnan nga natin, ano ba ang salitang ugat ng hahagkan? Tingnan ko nga. Salitang ugat, ibig sabihin ito yung pinakapayak, pinakasimpleng salita. Okay, na makukuha mula sa salitang hahagkan. Isulat ang salitang ugat. Sige nga, tingnan ko nga ang salitang ugat ng hahagkan para sa iyo. Sige, hahagkan. Ano ang salitang ugat nito? Sige, pwede mo na rin ilagay ang kahulugan. Salitang ugat. Okay, sabi ni Rainiel, salitang ugat ng hahagkan, hagkan. Kahulugan, yakapin. Sabi, hahagkan ko ang iyong mga labi. Yayakapin ba, Rainiel, ang labi? Ano kaya ang kahulugan ng hagkan? O hagkan, yan. Ha? Nakita ko sabi ni Richel Litrero, halikan. Sabi nga, tinan nga natin kung tama kayo. Yan, tama. Ang salitang ugat nito ay hagkan. Ang kahulugan ay halikan. Kasi sabi, hahagkan ko ang iyong mga labi. Yan, magaling. Mahusay. Grade 10. Tinan natin ang ikalawa. Sa paglimot, di mo ko maaring turuan. Ano ang buong pagkakabaybay ng nakadiin na salita? Tingnan ko nga. Ano ang pagkakabaybay ng nakadiin na salita? Yung nakaitim. Sulat nga natin. Hagkan, halik. Tama yung Crisel. Sabi nga. Magaling. Sige, tingnan natin. Sa ikalawang bilang, bilang dalawa na tayo. Sa paglimot, di mo ko maaring turuan. Ano ang buong pagkakabaybay ng nakadiin na salita? Ba, may sagot na si Rainiel? Gayun din si Crisel? Maari. Rainiel, kulang ng A. Si Crisel, tama? Okay. Yan. Sige, maaari. Okay, tama ba? Yan, maaaring turuan. Doon galing yan, nilagyan na lang natirag natin hudlit para mapaiksi. Pero yan yung pinagmulang salita. Magaling. Sunod. Ikatlo. Ang salitang iho sa pahayag na pagtsatsagaan siya, bakit iho? Okay, ang hiram na sa natin sa ibang wika. Okay. Ang iho ay hiram natin sa ibang wika. Tingnan natin. Hiram sa wikang ano? Saan ba hiniram natin ang salitang iho? Okay, gayon din, ibigay na rin ang kahulugan. Saan kaya nagmula o galing ang salitang iho? Saang bansa natin ito hiniram? Iho. Okay, sige, babati muna ako hanggat naghihintay ng sagot si Tutor Donna. Christian Renz Abrigo ng 10 Diamond. Iho, kahulugan, binata, pwede? Okay. Sa kahulugan ang ibinigay? Anak, siguro pwede rin naman. Mm-mm. Ano kaya, saan kaya hiram na sa wika? Hiram na wika, saan galing? Pinagmulan na salita ng iho. Sabi ni Rainiel, Kastila po. Wow, tingnan nga natin kung tama. Okay, ang salitang iho ay galing sa kay Kastila. Wikang Kastila ito nagmula. Ang kahulugan ay anak na lalaki o pwedeng binata. Okay, pwede rin namang lalaki. Yan. Magagaling, grade 10, mahusay magsuri, mag-analisa. Sige, tingnan natin, ika-apat. Ang ganitong panghihimasok, mapait na lubos.
Tukuyin natin ang salitang ugat ng panghihimasok at ibigay na rin ang kahulugan nito. Tingnan nga natin. Sige. Lakang. Aba, nag-Espanyol na yata itong si Clyde Talavera. Sige, tingnan natin. Ika-apat, ibigay ang salitang ugat ng panghihimasok, gayon din ang kahulugan nito. Babati muna si Tutor Donna habang wala pa. Salamat sa papuso, walang tigil na papuso. Nag-iisip pa siguro. Okay, kay Philip Ray Mancera, magandang hapon mula sa Grade 10 Curriculum ng Quirino National High School, Quirino Isabela, Aten Aphrodite. Okay. Yan, sige, tingnan natin. Himasok, pumasok. Okay, panghihimasok. Okay, salitang ugat, sabi ninyo, himasok. Pag sabi natin salitang ugat, pinakapayak, pinakasimple, yung hindi na pwede panghatiin sabagat hindi na kailangan meron pa rin tiyak na kahulugan, yun yung salitang ugat. Okay, nangingialam, pakikialam. Sige, tingnan nga natin kung tama ba. Medyo sa salitang ugat, medyo may pagkukulang tayo. Sige, pag sinabi natin, yan, ang salitang ugat ng panghihimasok ay pasok. Tandaan yan ha, kasi yan yung pinaka, wala naman tayo salitang ugat na masok, napapalitan ito ng letrang P, di ba? Okay, pasok ang original nito. Ang kahulugan, okay, sapilitang pagpasok. Sabihin ikaw, pag manghihimasok, sapilitan yun, hindi talaga pinayagan. Kumbaga ay, siya ay nang himasok. Okay, sapilitan. Kumbaga, walang paalam, kumbaga ganun. Okay, pasok pala ito, ang tuwa. O di ba, karagdagan yan, Alexis, tatuwa. Okay, pag sinabi natin panghihimasok, sapilitang pagpasok. Okay, kalima na tayo. Ang pagdadaob palad ay parang halikang banal. Okay, halikang banal. Kahulugan ng pinagsamang salita. Ano daw ang kahulugan ng pagdadaob palad? Tingnan nga natin. Pagdadaob palad, Kimberly Ana Pangandoyan ng Buson High School. Mula sa San Jose del Monte, Bulacan, magandang hapon. Sabi ni Clyde, palad, kahulugan, pag-uusap. Gayun ba? Pagdadaob, palad. Okay, magkahawak. Oh. Magkahawak kamay. Dinugtungan naman ni Rainiel. Magkahawak kamay daw. Sige, tinan nga natin. Okay, tinan natin ang kahulugan. Yan, naghawak ng kamay. Pag kayo nagdaupang palad, ibig sabihin naghawakan ng kamay. Magaling, mahusay talaga ang graded. Makikita natin ang lawak ng inyong talasalitaan. At yan ang maganda. Mahalagang ang vocabulary niya sa Pilipino ay maging malawak. Okay, kaya laging susubukan ito, di ba? O tama, Kiana, magkahawak kamay. Okay, sige, mahusay. Ngayon, ibig sabihin, napatalas na natin at napalago natin ang ating mga talasalitaan. Sa pamamagitan, ano bang tawag ang ginawa natin kung nung nakaraan ay gumamit tayo ng kolokasyon, di ba? Ngayon, yung ginawa nating pamamaraan ay tinatawag naman natin kayang ano ito. May ideya ba kayo, grade 10? Okay, ang itong ideya? Okay, tinatawag natin ito. O ba, mahusay daw? Sabi ni Alexis. Tinatawag natin itong etimolohiya. Pag sinabi nating etimolohiya, ito ay pag-aaral ng kasaysayan ng salita at kung paano nag-iiba ang kanilang anyo at kahulugan sa paglipas ng panahon. Nakita niyo, di ba? Kumbaga, inaalam natin saan nagmula yung salitang ito. Okay. Halimbawa, sa salitang kaluokan. Ang pinagmulan daw nito ay kaluok-luokan. Ibig sabihin, kaloob-looban. Yun ang tunay na kahulugan noon. Yun ang tinatawag nating etimolohiya. Okay, ito ay tinatawag nating nag-iiba yung kahulugan nito sa paglipas ng panahon. At pag inalam natin yung kasaysayan ng salita, ay tinatawag natin itong etimolohiya. Okay, naunawaan ba? Grade 10, papuso naman sa grade 10. May bago na naman tayong kaalaman kung paano natin kukunin ang kahulugan ng mga salita. Ito nga ay sa pamamagitan ng paggamit ng etimolohiya. Yan, salamat sa papuso.
Okay, nandiyan pa ba ang grade 10? Aba, nandiyan pa. Ang laki ng puso ni Alexis. Salamat sa pamalaking puso, Alexis. Gayon din kay Richel Letrero. Ayan. O sige, dito na tayo. Magkakaalaman tayo dito sa susunod nating bahagi. May revelasyong malalaman si Tutor Donna sa inyo. Okay, yan. May tanong si Tutor Donna. Naranasan mo na bang umibig? Tingnan ko nga. Okay, yung totoo ha. Naranasan mo na bang umibig? Sige, tingnan natin ang revelasyon. Kung sino dito ang magsasabi ng totoo. Sige, habang naghihintay ako ng kasagutan, babati mo na si Tutor Donna. Aba, si Rachel na pa-English? Yes, aba. Okay. Ba, magtatanong si Alea, Nicole Madla. Sabi niya, hindi, pero tandang pananong. Sabi ni Manny Alexis, hindi pa po, tinatamad po ako eh. Sa bagay, pwede naman, di ba? May tamang panahon. Okay, sige, tingnan natin. Aba, si Rachel, yes po. Sa family and God. Tama naman. Ang pagmamahal ay wala namang pinipili, di ba? Hindi naman sinasabing ito ay para lamang sa kabaligtaran na kasarian, di ba? Okay, pwede yun. Tama yun. Naranasan mo na bang umibig? Okay. Meron pa ba? Sabi ni Kiana, hindi pa po. Aba, mukhang... si Kiana sabi, pero nag-isip. Sige, meron pa ba? Hintayin ko nga, baka merong umamin. Si Clyde, nataway. Ha, 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 ha. Ba? Mukhang ayaw lang umamin ni Clyde. Sige. Sige, tingnan natin ha. Sige, sarilinin nyo na lamang muna. Tingnan natin. Dun sa mga nakaranas, tingnan nga natin kung totoong pag-ibig nga ba ang naranasan. Okay, paano mo naman nalaman o paano mo malalaman o masasabi na ikaw ay umiibig? Tingnan ko nga ang konsepto ninyo ng pag-ibig. Paano mo malalaman na ikaw ay umiibig? Tingnan nga natin. Okay, magandang hapon. Mabati muna habang naghihintay ng sagot si Tutor Donna mula sa inyo. Kay Erich Nicole Torres ng 10 Diamond Francis National High School. Sige, tingnan ko yung mga sagot. Mukhang nahihiya ah. Paano ba crush lang sapat na? Taba naman. Bata pa naman eh, no? Bagamat sabi nga, natural na damdamin ang umibig. Wala namang masama dito. Diba? Okay. Kapag po nakangiti ka habang naguhugas ng plato, sabi ni Alexis, alam niyong umiibig siya kapag nakangiti daw siya habang naguhugas ng plato. Ibig sabihin, masaya kang maghugas. Nakakatuwa kayo. Sabi ni Clyde, crazy. Aba, nawawala sa sarili. Gayun ba? Sige. Tingnan natin, baka meron pang ibang kasagutan. Natutuwa ako sa mga sagot ninyo, ha? Okay, paano ba nalalaman na ikaw ay umiibig? Okay, o yung isang tao ay umiibig, kung hindi man kayo, batay sa inyong obserbasyon, paano nyo nalalaman, ay, umiibig na ito? Meron pa ba? Tingnan ko nga. Baka meron pang alam ang grade 10. Sabi ni Alea Nicole Madla, pag binigyan na si Papa ng manok, ano ba yun? Umibig. Pag nakikita ko po siya, masaya na ako. Aba, tama naman. Sige, kasi nga grade 10 pa lang eh, no? Okay, nagpapaganda at nagpapagwapo po. Aba, pag gusto pa, siguro ay masyado ka ng aligaga o yung sinatawag nating yung sarili mo, gusto mo laging maayos, laging nakatingin sa salamin. Okay. Sige. First love daw, pwede. Sige, oo. Kapag tumibok ng mabilis ang puso, hindi ba pwedeng kinakabahan lang? Oo. Yung iba, sabi na pag nakikita ko, ma'am, yung taong hinahangaan ko, ang bilis ang tibok ng puso ko. Siya sabi, bagamat sabi nga, ngayon sa edad ninyo, siguro masabi, mahirap pang tukuyin kung ito nga ba ay pag-ibig o paghanga lamang. May tamang panahon naman para dyan. Bagamat ito ay karaniwang nararamdaman, ay walang masama doon sa pag-ibig. Alam natin kung tama ito, kung hanggang saan. At may tamang panahon, sabi nga. Okay, walang kasagutan po dahil nararamdaman lang yon, hindi maipaliwanag. O sige, dahil yan yung mga aalamin na ninyo sa pagtalakay, pagbabasa ninyo ng akdang, ng dulang, okay, Romeo at Juliet, yung dula mula sa England. Okay, sintahang Romeo at Juliet
na isinulat ni William Shakespeare. Isinalin sa Filipino ni Gregorio C. Borla. Mahalagang, sabi nga, binigyan lang natin, pinakikilig kayo ni Tutor Donna. Nang sa gayon ay makiliti ang inyong mga isip para ganahang basahin ang akdang ito, ang sintahang Romeo at Juliet. Sa inyong pagbabasa, syempre, gagabayan kayo ni Tutor Donna kung ano ba ang mahalagang dapat tandaan ninyo sa pagbabasa upang higit ninyo itong maunawaan. Okay ba, grade 10? Sige. Yan, pinakiliti kayo ni Tutor Donna kasi kayo naman ang magbabasa niyan. Sunod, tingnan natin. Bibigyan lamang kayo ng kaalaman ni Tutor Donna kaugnay kung saan ang tinatawag nating dulang ito. Okay, tungkol sa dalawang maharlika ng maharlikang angka na nagkaroon ng alitan kung kaya't naging magkaaway. Okay, yun daw yun. Tingnan natin. Okay, mukhang yung iba ngayon lang pumapasok ang ano oh. Okay, check daw, sabi ni Rainier. Ito ay nakabatay ang balangkas ng dulang ito sa isang kwento mula sa Italia o sa Italy na isinaling wika upang maging paluntod bilang The Tragical History of Romeo and Juliet. Ang kalunos-lunos na kasaysayan ni na Romeo at Julieta ni Arthur Brooke noong 1562 at muling isinalaysay na nasa anyong tuluyan o prosa sa Palace of Pleasure, Palasyo ng Kaluguran ni William Painter noong 1567. Yan. Okay. Layunin ng akdang ito na ipakita ang kadalisayan ng tunay at wagas na pag-ibig sa pagitan ng dalawang taong nagmamahalan. So yan ang asahan ninyo sa pagbabasa ninyo ng sintahang Romeo at Juliet. Paano ba nila ipinakita ang wagas nilang pag-ibig at pagmamahalan? Okay. Sige. Tingnan natin. Sunod. Ipinakikita rin daw ng may akda na ang magiging bunga kung ang isang tao o ang mga tao ay walang ganap na pag-iintindi o pag-uunawa sa mga bagay-bagay. Ang kanilang kamatayan, ang naging bunga ng hidwaan, ay walang tigil sa pagitan ng dalawang pamilya. Siguro makikita niyo dito yung naging epekto ng hindi pagkakaunawaan ng dalawang pamilya, lalo na kung sila ay magkaugnay sa pag-ibig at pagmamahalan. Sige, alamin niyo yan sa pagsusuri ninyo sa pagbabasa ng akda, ha? Okay, alamin natin ang dula. Pag sinabi nating dula dahil ang sintahang Romeo at Juliet ay isang akdang pampanitikang dula. Hango daw sa salitang Griego na drama na nangangahulugang gawain o kilos. Ang dula ay isang akdang pampanidikan na ang pinakalayunin ay itanghal, di ba? Okay, sorry, fight. Pinakalayunin itanghal ito. Sinasabing ito ay paglalarawan sa madudulang bahagi ng buhay. Sabi, required ba ma'am na mamatay pag umiibig? Hindi. Okay, hindi required yun. Sabi nga, ang tunay na kahulugan ng pag-ibig, ito ay nagiging maganda at maayos ang buhay dapat. Nagsisilbing inspirasyon para higit na mapabuti ang buhay. Kaya lang, sabi nga, may mga sitwasyon o pangyari katulad ng babasahin ninyo akda na, okay, may mga ganung pangyari. Okay, o nakalulungkot na pangyayari at nagiging epekto ng dahil sa pag-ibig. Kaya ngayon ang mahalagang alamin ninyo kung paano kayo matututo na dalhin ang pag-ibig oras na ito ay maranasan. Paano ba ang dapat ninyong mga gawin? Kaya nga dito tayo kumukuha sa maakdang pampanitikan. Tuturuan tayo nito kung paano natin dadalhin o yung pag-ibig ay kung paano natin ito haharapin. Lalo na kung may suliranin na tayo ay dumating sa buhay natin. Di ba? Sabi, hindi naman kailangang mamatay. Literal yun masyado. Okay? Kaya tingnan natin. Ang dula, ayon kay Aristotle, ay isang sining ng panggagaya o pag-iimita sa kalikasan ng buhay. Ipinakikita nito ang realidad ng buhay ng tao. Gayun din, ang kanyang mga iniisip, ikinikilos, at isinasaad. Nakapanood na ba kayo ng mga dula? Good day, Anna Rose Cesar. Yan.
Kasi sabi nga, makikita nito panggagaya, pag-iimita, panggagaga, yun ang sabi. Okay, ng realidad na buhay. Kasi dito sa mga dula ay talagang ipinakikita ang tunay na sitwasyon ng buhay ng tao. Okay, ang trahedya ay isang dula. Ang bida ay hahantong sa kabiguan o malungkot na wakas. Sa Pilipino po naman, no? Ang gusto natin, laging masaya ang wakas, di ba? Kaya lang, sa mga aknang pampanitikan, hindi lahat ay masaya ang wakas. Okay, minsan ay may malungkot, katulad ng dula. Okay, na ito, tatawagin nating trahedya pag malungkot ang wakas. Trahedya rin ng dula kapag ang tema nito ay mabigat o nakasasama ng loob, nakaiiyak, nakalulumos, ang mga tauhang karaniwang nasasadlak sa kamalasan, mabibigat na suliranin o kabiguan, kawalan at maging sa kamatayan. Sabi nga malungkot, natawagin natin trahedya ang tawag kapag malungkot ang sitwasyon sa dula. Okay? Yan, sige, tingnan natin. Ito naman ang mga elemento ng dula. Kapag sa pagbabasa niyo ng akda, ito ang inyong suriin. Una, yung script. Ito ang pinakakaluluwa ng isang dula. Ang lahat ng bagay na isinasang-alang-alang sa dula ay nararapat na naaayon sa script. Kaya lamang yung dulang binasa o babasahin ninyo ay nasaan yung prosa. Ibinuod na kasi ito. Pero ang original, ang dula, meron itong sabi nga ay may pa-script ito. Okay, may mga dialogo o usapan. Okay? At yan ang pinakakaluluwa ng isang dula, yung script. Ikalawang elemento ay ang gumaganap o ang aktor. Ito naman ay ang mga nagsasabuhay. Siyempre, alam niyo na, mga tauhang nagbibigay buhay. Okay, nagsasabi ng mga dialogo, nagpapakita ng iba't ibang damdamin, okay, at pinapanood ng tauhan sa dula. Okay, siyempre tanghalan. Ano mang pook na pinagpapasyahang pagtanghalan ng isang dula ay tinatawag nating tanghalan. Tanghalan din ang tawag sa kalsadang pinagtatanghalan ng isang dula o silid na pinagtatanghalan ng mga mag-aaral sa kanilang klase. Diba? Madalas nung face-to-face ay nagdudula-dulaan kayo, diba? Ginagampanan ninyo ang, sabi nga, ang mga tauhan batay sa akdang pampanitikang inyong binasa. Partikular yung dulang inyong tinatalakay. Diba? Yun, yung lugar na yun ay tinatawag nating tanghalan. Ikaapat, taga-direhe, may direktor. Siya naman ay ang nagpapakahulugan, okay, sa script. Siya ang nagpapasya sa itsura ng tagpuan, damit ng mga tauhan, hanggang sa ang paraan ng pagganap, pagbigkas ng mga tauhan, ay dumedepende sa interpretasyon ng direktor sa script. Batay sa kanya, kaya na ipapaganda niya, nasa interpretasyon din ng direktor. Kaya mahalaga ang gampani ng direktor. Okay. Ikalima, syempre, manunood. Hindi may tuturing na dulang isang binasang pagtatanghal kung hindi ito mapapanood ng ibang tao. Gusto niya na bang magdula-dulaan? Nakakasabik na rin, eh, no? Okay, sige. Sana dumating na yung pagkakataong kayo ay gaganap sa isang dula. Okay. Sabi nga, tatawagin lang itong dula kapag ito ay itinanghal. Okay, may mga manonood, syempre. Yan ang ating elemento. Ngayon, sa inyong pagsusuri, sa pagbabasa ninyo ng dula, excuse me, sa pagbabasa ninyo ng dula, isaalang-alang nyo yung mga elemento ng ating tinalakay, ha? excuse me. Sige. Ngayon, yan ang magiging gabay ninyo sa pagsusuri ng dulang babasahin. Ngayon, sa ating matapos maibigay ni Tutor Donna ang mga elemento, gayon din ang ilang mga kaisipan at mga impormasyon kaugnay sa akdang sintahang Romeo at Juliet. Okay, tingnan ko nga kung may naiwan sa inyo sa ating naging pagtalakay mula sa simula. Ano ba ang nalaman mo? Tignan ko nga. Naunawaan ko na. Sige, dugtungan nyo na yan. Bati siya naging talakayan natin. Ano ba ang naunawaan ng grade 10 ngayong hapon sa naging talakayan natin? Kasi binigyan
binigyan ko lamang kayo dyan ang tinatawag nating impormasyon kaugnay sa babasahin yung dula. Gayon din, syempre, kung anong elemento meron sa dula. Alamin ko nga, ano ba ang naunawaan at naiwan na sa grade 10? Okay, tinan ko nga kung ano ang naiwan sa grade 10. Naunawaan ko na sa naging pagtalakay natin. Sige, bati muna tayo habang nag-iisip. Magandang hapon sa iyo, Samray Kiefer ng Ten Haina. Okay, National High School. Tinan nga natin ano daw ang naunawaan ng grade 10 sa naging pagtalakay natin ngayong hapon. Magandang hapon, Jeneline Joy Sevilla ng 10 Diamond. Aba, yan si Alexis. Oh. Naunawaan ko ng ibig sabihin at kung paano gawin ang dula. Yan, magaling. Alexis, nagkaroon ka ng idea o ano ba ang dula. Kasi yung dulang babasahin nyo, ano na to, prosa na eh, kasi buod na, di ba? Okay. Sabi naman ni Rainiel, naunawaan ko po na mayroong 5 elemento ang dula. Sabi ni Rainiel, script, actor, tanghalan, director at manonood. Magaling, Rainier. Kompleto. Sabi niya. Yan. Oo, binugtong nagkulang. Magaling, Rainier. Sino pa? Sabi ni Alexis. Ah, oo, naunawaan na nila ang dula. Meron pa ba? Tingnan natin. Okay, sige. Kung naunawaan na natin ang dula, okay, tiyak si Tutor Donna na mahusay at maiintindihang mabuti ang pagbabasa ninyo ng dulang Sintahang Romeo at Juliet. Ay, sabi ni Richelle, naunawaan ko na ang dula isang akdang pampanitikan na ang layunin ay itanghal. Magaling, Richelle. Dahil kapag ito ay hindi na itanghal, hindi ito matatawag na dula. Nandun yung buhay nito eh. Sabi naman ni Clyde na naunawaan ko ma'am na ang etimolohiya ay isang pag-aaral sa kasaysayan ng salita. Magaling, Clyde. Sabi ni Aleya Nicole, ang sabi niya, hindi mabubuo ang isang dula kung wala ang mga elemento nito. Oo, yun ang pinakamahalagang sangkap. Sabi nga. Yan, salamat sa mga papuso at pawaw. Yan, magaling, grade 10. Nakatutuwa ang mga napulot ninyong impormasyon ngayong hapon. Tinan nga natin ang pagsasanay natin. Okay, suriin ang mga pahayag at tukuyin kung ang mga hinihingi nito. Kung ano ang hinihingi nito, piliin ang titik ng napiling sagot. Okay, sige, tama. Unang bilang, siya ang orihinal na may akda ng Romeo at Juliet. Tinan nga natin kung alam, sino nga ba ang sumulat na orihinal ng Romeo at Juliet. Okay, unang bilang. Tinan natin. Unang bilang ang sagot. Sige, hintay. Aba, naghihintay. Aba, may sagot na si Alexis. Tinan natin. Maghintay. Gayun din si Aleya. Tinan ko nga. Si Richelle. Aba, pare-pareho ang sagot nila. Wala bang iba? Naghanap si Tutor Donne. Si Kiana, si Joely, si Clyde. Pare-pareho ang mga sagot niya. Tingnan nga natin kung yan ba ang tumpak na kasagutan. O yan, magaling. Si William Shakespeare. Mausay. Sunod, ikalawa, hango sa salitang Griego na drama na nangangahulugang gawain o kilos. Ano kaya ito? A. Tula, B. Mitolohiya, C. Dula, o D. Epiko. Tinan nga natin ang ikalawa. Samray Kiefer. Oo, nabanggit na natin. Sarap makibahagi. Yan, si Christelle may sagot na. Si Alexis. Aba, pareho ang sagot nila. Rainiel. Si Richelle, pare-pareho, tinan nga natin. Okay. Si Kiana, ba, pare-pareho, wala bang iba? Naghanap si Tutor Donna eh, no? Ang sabi nila ay letter C, dula daw yan, magaling. C, mauhusay talaga tong grade 10 ko. Ikatlo, tawag sa dulang ang bida ay humahantong sa kabiguan o malungkot na wakas. A, komedya. B, trahedya. C, melodrama. O D, sarsuela. Tingnan nga natin. Tingnan natin ang sagot ng ikatlo. Ang bibilis. Ano nga kaya ito?
Ayan, ang bilis sumagot. Si Alexis, si Chriselle, may sagot na. Si Kyla. Okay ba? Medyo may iba. Oo, tinanaw natin. Okay, sinulat, tinama. Ang sabi nila ay B daw. Okay, B. Tama nga ba? Magaling, tama. Ito'y tinatawag na trahedya. Kapag malungkot, umantong sa kamatayan ng wakas. Okay, sunod. Ikaapat. Ito ang pinakakaluluwa ng isang dula. A. Script. B. Tauhan. C. Tagpuan. O D. Manunood. Ano kaya ito? Ha? Bilang apat, ang bibilis sumagot. Okay. Tingnan natin ang sagot. Ha? May sagot na si Alexis. Si Rainiel, pareho sila. Ang sabi daw ay A. Ha? Mukhang si Aleya. Tingnan natin. Okay. Tingnan natin, ang sagot nila ay A. Tama nga ba ang A? Yan, script. Nandun ang pinakakaluluwa. Okay, ikalima. Tawag sa pag-aaral ng kasaysayan ng salita at kung paano nag-iiba ang anyo at kahulugan sa paglipas ng panahon. A. Kolokasyon. B. Analogiya. C. Etymolohiya. O D. Morphologiya. Ano nga ba ang tawag natin sa pag-aaral ng kasaysayan ng salita? Ba, nauuna si Alexis. C. Sabi ni Alexis, C. Si Rainiel gayon din. Si Sam Ray, ganun. Si Sam Ray, mukhang naiba, eh. Si Chriselle, Kyla ay C. Tingnan nga natin, si April daw ay C. Tama nga ba? Ito nga ba ay etymolohiya? Very good. Mahusay. Mahusay, grade 10. Tingnan ko nga, ikomento nga nyo dyan ang nakakuha ng lima. O, limang tamang sagot. Yan, tama kayo. Si etymolohiya. Limang tamang sagot. Okay? Nakakuha ng lima. Ayan, may paklap na si Tutor Donna kasi nakita ni Tutor Donna ang inyong mga kasagutan ay tama halos lahat. Merong isa lang o ilan lang na nalito siguro at nagkamali. Yan, si Richelle, ang daming puso, nakalima, tuwang-tuwa. Si Chriselle, si Alexis. Okay, si Clyde, gayon din, nakatutuwa naman. Si Kyla, yan. Yan, may paklap si Tutor Donna sa inyo, ha. Mahusay, magaling, kahanga-hanga. Yan ang madami ibinigay ni Tutor Donna. At syempre, ang magandang ngiti ni Tutor Donna na may papusong ni Hello Kitty. Yan, yan. Diba? Kakatuwa. Okay, syempre, dyan nagtatapos ang ating talakayan at sesyon ngayong hapon. Laging tatandaan, diba? Okay, na tuwing Miyerkules, hapon, abangan lagi ang mga junior high school Filipino. Okay, tuwing Miyerkules yan, laging nakaabang. Okay, ang ating mga ka-Itulay tutor, sa inyo mga komento at question, okay, ilagay lamang dyan, pwede rin i-scan ang sabing QR code na naririto sa inyong harapan. Siyempre, maraming salamat sa lahat ng inyong pakikibahagi, sa aktibo ninyong pakikisa ngayong hapon. Siyempre, laging iniiwan ni Tutor Donna. Tatandaan na ang tunay na karunungan ay nakukuha lamang ng taong may tunay na kabutihan sa kalooban. Hanggang sa muli nating pagsasama-sama at pagkikita-kita, Grade 10, paalam! Ang husay naman! Natapos mo ang iyong tutorial session kasama ang iyong mahusay na Itulay Tutor. May bago ka bang natutuhan? I-share na yan gamit ang hashtag Itulay Level Up. Huwag aalis ha dahil may susunod pang programa na pwede mo ring panoorin at salihan dahil naghihintay na ang iyong mga tutors. Happy learning dito sa Itulay!